Sa pagunlad ng turismo, umangat ang Pilipino. Mga may bahay, nagkahanap buhay. Tagahugas ng pinggan, naging gabay sa karagatan. Isang engineer na paunlad ang sining ng buong barangay. At ang simpleng magsasagwan, malaki ang tulong sa kalikasan. Silang walang tinig, boses na ng kasaysayan. At ang specialty ni nanay, ngayon'y pinipilahan. Best friend ng lahat, naging tour guide na. At ang daan-taong apo, naibida ang kulturang Pilipino. Lunti ang ilog, naging entablado. At katutubong sayaw, napaintak ang buong mundo. Ipagdiwang ang isang dekada ng Tourism Act. Kabuhayan sa turismo, pinauunlad ang bawat Pilipino. Klima at panahon sa Pilipinas. Ang lokasyon sa daigdig ng Pilipinas at ang katangiang pisikal nito ay mga salik na nagpapaliwanag sa kung anong uri ng klima ang nararanasan sa bansa. Kung bakit naiiba ang klima nito sa ibang mga bansa sa daigdig ay maipaliliwanag sa sumusunod na mga dahilan. Matatagpuan ang Pilipinas sa mababang latitude sa itaas ng ekwator. Sa makatwid, sakop ang bansa ng sonang tropikal. Ang lokasyong ito ng Pilipinas ang dahilan sa pagkakaroon nito ng dalawang panahon, ang tag-araw at tag-ulan. Nararanasan ang tag-ulan mula Hunyo hanggang Nobyembre. Samantala, mula Disyembre hanggang Mayo naman, nararanasan ang tag-araw. May mga bahagi naman ng bansa na nakararanas ng malamig na klima sa kabila ng pagiging tropikal na bansa ng Pilipinas. Halimbawa nito, ang lungsod ng Baguio sa Cordillera na tinaguri ang Summer Capital of the Philippines. Ang malamig na klima sa lugar na ito ay bunsod ng mataas na altitude o pagiging mataas ng lugar na ito. Dulot din ng lokasyon ng Pilipinas kung kaya nakararanas ito ng madalas na pag-ulan. May apat na uri ng klima sa Pilipinas
batay sa distribusyon ng ulan. Unang uri. Nakararanas ng dalawang panahon. Tagtuyo mula Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan sa nalalabing panahon. Nakararanas ng pinakamaraming ulan mula Hunyo hanggang Setyembre. Ikalawang uri. Walang panahon ng tagtuyo. Sagana sa ulan, higit sa mga buwan ng Disyembre hanggang Pebrero. Ikatlong uri. Maikling panahon ng tagtuyo na tumatagal ng isa hanggang tatlong buwan. Tag-ulan sa buong taon. Ikaapat na uri. Maulan. Karaniwang 20 sa mga bagyong nabubuo sa hilagang kanlurang bahagi ng Pacific Ocean ay dumarating sa Pilipinas. Napaliliputan ang Pilipinas ng mga katubigan. Nasa silangan pa nito ang Pacific Ocean. Ang kalagayang ito ay nakaaapekto sa uri ng klima at nagpapaliwanag kung bakit madalas tayong dalawin ng mga bagyo. Taon-taon ay may 19 hanggang 20 na bagyo ang dumaraan sa Pilipinas. Ito ay dahil kasama ang bansa sa rehiyong tinatawag na Typhoon Belt. Sa pagdaan ng hangin sa Pacific Ocean, nadadala nito sa hangin ang tubig na makabubuo ng kaulapan at magdadala ng pag-ulan. May apat na public storm warning signal ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang signal number 1 ay may hanging 30 to 60 kilometers per hour. Dito ay maaaring magkaroon ng pag-ulan sa loob ng 36 hours. Kapag signal number 1, sinususpindi na ang klase ng preschool at kindergarten sa mga pribado at pampublikong paaralang apektado ng bagyo. Ang signal number 2 naman ay may hanging 60 to 100 kilometers per hour. Dito ay sinususpindi na ang klase sa mga apektadong lugar mula preschool hanggang elementary level. Ang signal number 3 naman ay nagtataglay ng hanging may lakas na 100 to 185 kilometers per hour. Kapag ganito kalakas ang bagyo, wala ng klase sa mga apektadong lugar mula preschool hanggang college. At ang pinakamatindi, ang signal number 4 na may hanging 185 kilometers per hour at pataas. Dito ay wala ng klase sa lahat ng antas at kadalasang hindi na rin pinapapasok ang mga empleyado ng mga kumpanya. Tandaan na ang public storm warning signal ay base sa lakas ng hangin at hindi sa lakas ng ulan. Maaaring walang ulan kahit may bagyo. Ngunit pakatandaan na ang malakas na hangin ay mapaminsala din sa ating kaligtasan.